naman, sir, kasi lockdown kami dito, 24 hours na walang labasan ng bahay. Yun nga po eh. Eh, kayon sir, eh, alam niyo naman sir na marami po na tayong mga kababayan at tanong at nagulat po ang mga OFW sa sinabi niyo na hindi kasama yung no work, no pay doon sa mga mabibigyan ng $200 na financial assistance. Oo. Ang priority natin yung mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Apa? Pagka nagkasya yung ano, nagkasya yung sobra yung ano, yung pera para sa mga OFW na na-displaced because of COVID-19, i-consider natin yung mga no-work, no-pay na mga kababayan natin. Okay. Eh, sir, majority po ng may problema, na affected po ng COVID-19, eh, yung no work, no pay po, sir, kaysa doon sa nawalan ng trabaho. Pag-iing mabuti para may maiwan kung gano'n. Ha? Kasi alam mo naman na hindi sa ating budget lang is 1.5 billion. Okay. Primarily, it was intended para sa mga OFW na na-displace na wala ng trabaho dahil sa COVID-19. Ngayon, pag nabigyan na namin lahat ngayon at may naiwan pa, meron tayong ipapamahagi sa mga nagdamaan ng no work, no pay. Ibig sabihin na hindi sila lang katrabaho, pero hindi pa rin yung trabaho. Kaya lang hindi sila makatrabaho, nakatrabaho sila, nagbibigyan din natin sila ng tulong. Yes, sir. Kasi para po sa inyong kaalaman na Secretary, dahil sa bukod po sa no work, no pay po sila, hindi po sila allowed lumabas ng bahay. At the same time po, may curfew hours na po ngayon dito. Wala na po makain yung mga tao po ngayon, sir. Ayaw nga, ayaw nga. Kaya nga, huwag kang mag-alala po at pag meron talagang maiwan, kagaya na sila, konti lang naman, hindi yan ang titigyan natin muna. At pag natigyan na natin lahat yung mga nawalan ng sabaw dahil sa COVID-19, isusunod natin ito at mga kababayan na no work, no pay. I see. So, sir, isa pang tanong na lang. Sir, in case, sir, na humaba pa ho yung lockdown, sir, dito sa Saudi, kasi may balita po na medyo magtatagal, lalo pa tumataas po yung na-infect, sir. Ano po ang plano po ng government? Marami pong gustong umuwi ng Pilipinas. Oh, meron na. Meron na kami na inaandang, ano, nakausap. Sumulat na ako sa ambassador ng Saudi Arabia at pumayag naman sila na ipapalipad natin yung mga more than 246 na kababayan natin na malilipad rin na. I see. Eh kung in case, sir, may mga iba pang gustong umuwi sa ano po ba sa ang plano, sir? Mapagbibigyan din po sila ng tulong sa mga to? Meron pang gustong umuwi, sasatulungan natin makauwi sila sa Pilipino. Sabihan ko sila na magawa kami ng paraan na malilipad natin sila. Oh, sige, sir. So, paliliwanag ko po sa mga OFW dito, sir, na ang inyo po na... Opo, yung pong sinasabi niyo po na... Opo. Oh, so, sir, mayroon po ba, sir, kayong one time, sir, panawagan, sir, at inyong mensahe sa mga OFW, sir? Unang-una, sir, gusto ko parating sa mga OFW na pinalan tayo na sinaprobahan ni